at siya'y pagdangon, magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kasama po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, atin pong alalahanin at ipanalangin ang lahat ng mga humihingi ng ating mga dasal at panalangin. Ating isama sa ating pagdiriwang ng banal na misa ang kanilang mga personal na intensyon. Special prayer intention po para sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito, lalo na po si Brother Tonti Pinlac, isang kaibigan na nagdiriwang ng kanyang pagsilang ngayong umagang ito. At sa lahat po na naririto ngayon at sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming, sa ating Radyo Totoo at dito po sa ating FB Live na nagdiriwang din po ng kanilang kaarawan, kayong lahat ay ating ipinagdarasal. Special hingi ng panalangin natin ang lahat ng mga may sakit. Nawa silang lahat ay dinggin ng Diyos ang pagnanais na makabalik sa lakas ng kanilang katawan at kaluluwa para muling makapaglingkod sa Kanya. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasama, makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel.
Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis na tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong. Tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sila sa Buhirim, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito ay si Simei, na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging ang alipin o kawal. Ganito ang kaniyang sinisigaw, "Lumayas ka, lumayas ka. Ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay mo sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kaniyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kaniyang kaharian. Ikaw na ang mamamatay tao. Sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang." Sinabi ni Abisay, "Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo." Ngunit sinabi ng hari, "Huwag kang makialam sa bagay niya ito, Abiyas. Ako ang magpapasaya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumaway?" Sinabi din ni David kay Abisay at sa lahat ng lingkod, "Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benaminitong ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kaniya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito. At pagpalain ako sa halip na sumpain." Patuloy na naglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kayraming kaaway. Sa abang likod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, O Diyos, di mo tinutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan ako at itiniligtas. Sa aki'y tagumpay ang iginagawad. Mahina akong loob ay pinapalakas. Kaya ikaw, Poon, ng aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad na nakatulog. Ligtas na nagising ang inyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia,
propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingin na ninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit na nagkala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At mahigpit niyang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmamakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy," at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pangpang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. At ipinamalita ito sa bayan, kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang mga nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa daw po sa crowning glory ng tao ay yung kanyang kalayaan. Sinasabing tayo ay espesyal na nilikha ng Diyos. Dahil tayo lang sa kanyang mga nilikha ang merong kalayaan. Kakaiba sa halaman, kakaiba sa hayop, kakaiba sa iba pang nilikha. Kaya napaka-espesyal daw po natin sa Diyos. At totoo naman yan, hindi na kailangan pang pagdudahan ang katotohanan ng we are special
Because we are created in the image and likeness of God. And essential sa paglikhang yan, nakawangis at katulad ng Diyos ay ang kalayaan. Yun nga lang, kung ito ang ating crowning glory, pwedeng ito ding kalayaan ito ang maging daan ng ating ikapapahamak. Lalo na nga, at kung hindi natin ito gagamitin ng tama, lalo na nga at kung hindi natin ito gagamitin ng maayos, ayon sa pamantayan ng Diyos. Kasi pwede nating gamitin o abusuhin ang kalayaan na yan. At marami ang napapahamak dahil sa pag-abusong yan. Ano ang guide natin para malaman natin ang limit ng paggamit ng ating kalayaan? Tatandaan po natin na there's no such a thing as absolute freedom. Wala. Wala namang ganyan. Ang kalayaan should always be understood in the context of goodness. Kapag ka tayo'y gumagawa na ng masama, ibig sabihin hindi tayo malaya. Sapagkat kung tayo'y malaya, laging ang gagawin natin ay mabuti. Laging ang gagawin natin ay ayon sa 10 utos ng Diyos. Kaya tayo gumagawa ng masama ay sapagkat hindi tayo malaya. Alipin tayo ng kasalanang mana. At dahil diyan, dapat ma-educate natin ang ating sarili para maging tama ang ating choices sa buhay. Narinig natin sa ating mabuting balita na matapos pagalingin ang ating Panginoong Jesus, ang lalaking sinasapian ng demonyo, humiling siya sa ating Panginoong Jesus na pwede bang isama mo na ako? Kasi alam niya na pag siya ay kasama ang ating Panginoong Jesus, siya ay safe. Siya ay laging gagawa ng mabuti sapagkat nasa piling siya ng Diyos. Pero nakapagtataka kung bakit siya tinanggihan ng ating Panginoong Jesus na sumama sa Kanya. Bakit ganito ang Kanyang naging desisyon? Kasi gusto ng ating Panginoong Jesus na siya ay lumago sa Kanyang pagiging disipulo. Gusto ng ating Panginoong Jesus na siya ay lumago sa Kanyang pagiging anak ng Diyos na matagal na hamper because of diabolic possession. At ano ang ginawa ng lalaking ito na pinagaling ng ating Panginoong Jesus? Pinili niya ang tama. Sinunod niya ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, mangaral ka sa kabutihang ginawa sa iyo ng Diyos. And he made the right choice. Ano yung naging bunga nito? Naging responsable siya sa paggamit ng kanyang kalayaan. He could have disobeyed Jesus at sabihin, no, whether you like it or not, I will join you. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. Mas pinili niyang sundin ang mabuti, ang mas makabubuti sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung ginawa na yun, maaring kita ng ating Panginoong Jesus na maging dependent lamang siya sa Kanya. At ang pagiging dependent sa ating Panginoong Jesus ay maaaring maging daan ng Kanyang pag ano na lang,
aasa na lang siya sa ating Panginoong Jesus. Hindi niya na magagamit ang kanyang kalayaan para mas lumago at pumatutong pumili ng tama. Pero ano ang kanyang ginawa? Sinunod ang ating Panginoong Jesus. Ginamit ng tama ang kanyang pagpili at nangaral din sa kabutihan ng Diyos. Ngayong umagang ito, mga kapatid, ganyan din ang paanyaya sa atin. Nandiyan na ang biyaya ng binyag, ibinigay na ng Diyos sa atin. Nandiyan na ang punla ng pagpapakabanal para piliin natin lagi ang mabuti. At huwag tayong mapasama. Gamitin natin ang tama ang ating kalayaan. Choose God. Choose goodness. Choose Jesus. Upang magamit ng wasto natin ang kalayaang nagpapaiba sa atin at nagpapa-espesyal sa atin bilang nilikha ng Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana,
kanyang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming
ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kundi ang aking mabatin,
Sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para rin sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po. Ang inaghihintay kundi ang aking mabati sinusunda. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingata ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po'y humihingi na inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig na mga dato sa turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book.
Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, sa panghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po. Ikaapat, para po sa pagpapalaganap ng debosyon sa ating patron, ang Confradia ni Santo Padre Pio ay pupunta sa Thailand ngayong February 20 to 25. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan hanggang bukas na lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo at ipayang, kanyang pagkalingatabang, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang pagkalingatabang.